Hello, teacher. Welcome to our B2 webinar. My topic today is PowerPoint presentation. What covers my topic? Topics: removing picture background, hypertext and action button, text animation, handwriting animation, flipping and fill text, animate slide, and recording slideshow and screen recording. So, umpisahan na natin. Moving background. So, paano tayo mag-delete ng background ng isang picture? Okay, go to insert para makapag-insert ng picture. Picture icon. Then, select kung this device o sa online pictures nyo ninyong litrato. Sa akin sa device ko. Logo. Okay. So, paano ko tatala ng white button itong logo dahil pangit ng color yung pro. Ito. White area. So, click the picture para mag-okay punta sa format tab. So, makikita nyo dito sa format tab yung mga menu. So, si remove background. Okay. So, i-click nyo lang si remove background. Yan. Ito na yung mangyayari sa litrato. Magkakaroon siya ng pink shades. So, ibig sabihin ng pink, yan yung mga area na tatanggalin o matatanggal. Okay, tingnan nyo. O, diba? So, print. Huwag lang kayo sa remove background, bumaro siya. Tapos, etong mga etong square na may bilog-bilog sa gilid, ibig sabihin yan, pwede nyo i-adjust yung area na matatanggal at maiiwan. Okay. So, adjust nyo lang yan para makover yung area na gusto nyo pang maisama. So, yan. So, mapapan nyo buo na po yung logo. Tapos, yung pink area, yan na lang po yung mga gusto kong tanggalin. Then, pag okay na, keep changes. Yan. So, natanggal na yung background natin logo. Ganun lang siya. So, maglagay pa tayo isa pang picture. Iba man. Ito na lang ulit. Isa. Okay. So, gusto ko rin siyang clean. So, click remove background. Adjust na it. Square na may log-log. So, na-cover niya lahat pero hindi pa nakuha yung part of vacation. So, gagawin na lang natin. Gamin natin si mark areas to remove. Click ko si mark area kasi isa ko si Department of Education. So, i-click nyo lang po ganyan. Pag may pen na siya, ibig sabihin, napalitan na ng pen yung cursor nyo. Ibabihin, din ang kayong mag mark ng areas na isasama nyo. So, yan. Tanggal yung pink shades. Yan, Department of Education. May isang po siya. So, make sure ng pink shades na maitira. Kung hindi, may butas yan. So, yan. Sa tingin ko, na-cover na lahat. Yung, ano, outline ng, ano, logo. Hindi na isama. So, isama natin. Yan. Pag okay na, keep changes. Click nyo lang changes. And, yan. Wala ng background ang walang white background ang ating logo. So, ganyan po magtanggal ng background ng picture. Okay.
hypertext and action button. Okay. Ano ang hypertext at ano naman ang action button? Ang halimbawa ng hypertext ay ang nasa baba. Okay. So, mapapansin niyo para itong link. So, actually, ang hypertext ay isang link. Sample action button naman ay ang mga button na nakikita ninyo, home, forward, and backward button. Okay. Dito sa halimbawa natin, meron tayong Aralin 1, Aralin 2, saka Aralin 3. Saka meron ang action button sa baba. Okay, so paano natin talaga ng hyperlink ang tatlong aralin? So, meron tayong Aralin 1 sa slide 3, Aralin 4 sa slide 4, Aralin 2 sa slide 4, Aralin 3 sa slide 5. Okay, so lalagyan natin ng link etong Aralin. So, select the word and then go to insert. Then, click link. Ililink ba natin siya sa existing file web page? Dito sa document, sa bagong document o email address, syempre dito sa document mismo. So, nasan ba si Aralin 1? Nasa slide 3. Yan. So, ikiklik nyo lang yan. Tapos makikita nyo magbabago na siya. Magkakaroon na siya ng line. Ibig sabihin, meron na siyang hyperlink. Yan. Gawin din natin siya dun sa dalawa. Yan. Create link. Then, si Aralin 3 ay nasa slide number 5. Yan. So, meron na kayong link. Ito naman si action button. Nanggaling ito sa shapes. Okay, lagyan natin ng action button tong Aralin 1. Yan. So, home. So, sa first slide, pag-click daw itong home button, pupunta siya sa first slide. Yun yung home natin. Insert shape. Next slide. Itong button na to, ibig sabihin next slide, pupunta siya sa susunod na slide. Okay, ito naman ang previous slide para makabalik tayo backward. Tapos, pwede nyo nang i-copy yan sa iba. Sa ibang page. Copy-paste na lang. Ayan. So, ang home page natin dito ay etong page 1. Ito yung hyperlink. Hypertext and action button, yung slide 1. Ito yung home natin. So, yung home natin, ang kailangan lang niya ay next button. So, ito lang yung ikakopy natin. Yan, tignan na natin kung gumagana na yung link tsaka yung button natin. Slide show. From the beginning. Hypertext and action. Sorry, my bosses. Yan. So, pag-click natin to, mag-next page na yan. Okay. So, pag mag-home tayo, babalik siya dun sa umpisa. Next. Next. Back. Okay. Home. Next. So, check naman natin kung gumagana si hyperlink. Okay. Click natin si Aralin 1. Ay, Aralin 3. Okay. So, yun. Nagpunta siya sa Aralin 3. So, ganun lang po gumagana yung hyperlink at action button. Text animation.
Okay. So, paano tayo mag-a-animate ng text dito sa PowerPoint? Okay. So, syempre, kailangan nyo ng text. Go to Insert. Click Text Box. Then, create a box na paglalagyan natin ng text. Okay. So, type nyo na yung word na gusto nyong i-animate. Okay. So, yan. Halimbawa. Gagamitin ko na rin tong text na to. So, kung gusto nyong i-center ang inyong text, highlight, and then click center dito sa my paragraph. Or control E. Yan. To change the color, pili kayo dito sa my font colors. So, gusto ko ng medyo light. Yan. Yan. So, kung gusto nyo siyang lagyan ng animation, so, ito, go to animations, and pumili na kayo ng inyong gustong animation. Fade, fly in, float, wipe. So, marami pa. Meron sa entrance, may emphasis, may exit animation siya. Okay. Sa ito, nilagyan ko siya ng animation na wipe. Meron kang option dito na kapag clickable itong option na to, ibig sabihin may option ka kung ang iyong animations ay pupunta sa bottom, sa left, sa right, left, yan. Pupunta sa right, o manggagaling siya sa top. Okay. Sa ito, gusto ko manggagaling siya sa taas. Papalitan ko na lang siya ng float in. Yan. Ito namang isang text. Pwedeng wipe. Click nyo yung left. Yan. So, para magkaan sila, magkaiba. So, may animation na itong text animation word natin. Pwede bang dagdagan? Yes. Dito sa add animation. Pwede kang mag-add ng emphasis saka exit effects. Okay. So, halimbawa, pagkapasok niya, gusto mo ay mag grow and shrink siya. Ito naman. Sige, wala na lang. Tapos, i-exit na sila. Siyempre, lalagyan mo sa add animation and then exit. So, paano mo siya gustong mag-exit, diyan pili ka lang. Halimbawa, magde-dissolve lang. Magde-dissolve na lang siya bigla. Or, ito naman isa, exit natin. Lagyan natin siya ng exit animation. Punta kayo sa add animation. Tapos sa exit. So, ito naman mag-fly out. Okay. So, tignan natin yung kalalabasan ng inyong text animation. Okay. So, yun na siya. Ganun lang gumawa ng text animation. So, pumili lang kayo dito sa animations para makagawa kayo ng inyong sariling animation. Yan ang ating text animation. Ngayon ay gagawin natin ang two ways of handwriting animation text effect. Ito ang halimbawa ng handwriting text animation.
Makakatulong ito para mas maging maganda at attractive ang inyong PowerPoint presentation. So, umpisahan na natin. So, una, dito sa Home tab, mag-i-insert muna ako ng bagong slide. I-delete ko muna itong mga text box kasi hindi pa sila kailangan. Click nyo yung Insert tab. And then, select nyo yung text box. So, ang ilalagay natin ay example lang, handwriting. Click natin yung increase font size. Lumaki siya. Dito sa format tab, select niyo yung align, align center, align middle para pumunta siya sa pinakagitna. Select natin yung animation tab. Makikita natin dito sa animation tab yung iba't ibang animation options. Ang pipiliin natin ay yung appear. So, meron na siyang animation. I-edit na lang natin kung paano siya mag-a-animate. Click natin yung animation pane. So, dito sa animation pane, nandito lahat ng objects na mayroong animation. Click natin itong text box. Tapos, meron ditong drop down arrow. I-click natin yan. Gusto natin yung text, mag-animate siya agad. Kaya, piliin natin yung start with previews. Pwede din naman natin siyang i-edit dito sa timing sa may ribbon. Pero mas marami kasing option dito sa may drop-down arrow. So, click natin yung drop-down arrow. Click natin yung effect options. Gusto natin mag-animate yung text by letter. Okay na tayo sa timing. So, click natin yung okay. So, ganyan ang kalalabasan niya. Ngayon naman, mag-insert tayo ng picture ng kamay na kailangan natin. Pwede kayo mag-search sa Google. Type na lang handwriting. Type niyo yung PNG kasi gusto natin yung picture natin ay transparent yung background. So, marami kayo dyan pwedeng pagpilian. Meron na akong napili at na-save ko na din. So, okay na ako dyan. Pag meron na kayong image, click nyo yung Insert tab. Then, select Pictures. Tapos, hanapin nyo kung saan nyo sinave yung picture. Pag nahanap nyo na, click nyo yung insert. So, yung image, pwede naman natin i-rotate, pwede natin i-resize. Depende sa gusto nyo. So, lagyan na natin siya ng animation. Click nyo yung animations sa tab. And then, drop down arrow. Sa pinakadulo, makikita nyo dyan yung custom path. Click nyo yan. So, yung mouse cursor ko naging plus sign na. Ibig sabihin, pwede na siyang gawan ng trace. I-zoom in ko muna para makita kong mabuti. So, ang gagawin natin, iti-trace natin yung text. Left-click niyo yung mouse. Huwag niyong i-release. Hold lang. Tapos,
trace. Hindi naman kailangang perfect yung pagkakatrace. So, ito yung susundan ng kamay mamaya. So, kapag tapos na, i-release nyo yung mouse and then click escape doon sa keyboard. Okay. So, yan yung kalalabasan nyo. So, pero parang meron ditong reflection ng kamay. I-click nyo yan. Tapos, i-position nyo kung saan tutugma siya doon sa text. Zoom out muna. Tapos, i-test natin. Click natin yung play from dito sa animation pane. Ayan. So, i-check natin. So, nung kinlik ko to, na-deselect yung dalawa, lumabas yung play all button. So, play natin. So, hindi sila magkasabay. I-edit natin yung effect option ng kamay na picture. So, gusto natin kasabay niya yung text na mag-animate. Kaya, click natin yung start with previews. Tapos, click ulit natin yung drop-down arrow. Select natin yung effect option. So, dito sa effect tab, makikita nyo yung smooth start 1 second siya. Ibig sabihin yan, for 1 second, magiging mabagal yung pag-animate nung kamay sa umpisa. Kaya gawin natin siyang 0. Ganun din sa smooth end. So, gawin din natin siyang 0. Doon naman sa timing tab, since na-edit na natin to, ginawa na natin with previews, yung duration, pwede natin gawing mas mabagal, pwede din natin gawing mas mabilis. So, piliin natin yung 5 seconds, very slow. Okay, so i-play all natin para ma-check natin kung okay na. So, mas mabilis pa rin yung kamay. Kaya i-edit natin yung duration. Makikita nyo naman dito sa may timing option, dito sa itaas, sa may ribbon, nandito na yung duration option. So, pwedeng dito na tayo mag-edit. Gawin natin 6.25. So, play natin. So, mas nauuna pa rin yung kamay, kaya dagdagan pa natin. Gawin natin mas mabagal. Gawin natin 7 seconds. So, medyo okay-okay na siya. So, tingnan natin. Click natin yung slideshow dito sa pinaka ibaba para mas makita natin ng mas malaki. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung kamay nandyan pa rin. Lalagyan natin siya ng exit animation para umalis siya dyan. So, click natin yung image. And then, dito sa animation tab, click natin yung add animation. Tapos, piliin natin yung exit animation, yung kulikula. Piliin natin tong fly out. Okay, so nasa inyo kung gusto nyo yung direction niya ay pababa, pakanan, pakaliwa. Paano gawin yun?
So, ganito. Click nyo yung picture. Then, i-click nyo itong effect options. So, gusto natin yung pag-exit niya ay mangyayari pagkatapos ng animation na ginawa natin kanina. So, gagawin natin, click natin yung after previews. So, i-play natin. Okay na. So, ganun yung unang paraan. Ngayon, paano kung gagawin mo ng handwriting animation yung text na mas mahaba at mas marami? So, ganito yung ikalawang paraan. So, mag-insert tayo ng text box ulit. Tapos, mag-insert tayo ng medyo mahabang text. Edit ulit natin. Gawin ulit natin mas malaki yung font size. Yan. Saka. Yan. Tapos, insert ulit natin yung kamay. Gawin natin ang animation yung text. Napalit tayo sa animation tab. And then, click natin yung appear. Edit ulit natin yung effect sa animation pane. Click natin yung start with previews. Then, drop down arrow ulit. Click natin yung effect options. Gusto ulit natin siyang mag-animate by letter. So, napakabagal niya. Kaya, i-edit ulit natin. Drop down arrow, effect options. Then, dito sa may effect, sa ibaba ng animate text, makikita niya yung 0.5 seconds delay between letters. Gawin natin yung 1.1. So, mas mabilis na siya. Next naman ay gawin natin ang animation effect, yung kamay. Dito ulit sa animation tab, click natin yung drop down arrow. Dito sa pinaka ibaba, makikita nyo yung more option o more motion paths. Click natin yan, and then hanapin natin yung zigzag. Yan. Select natin yung zigzag. Okay. So, ito yung magiging effect niya mamaya. I-position ulit natin siya para mas maayos siyang tingnan. Then, pahabain natin para hanggang dulo. Let's check natin. Play natin siya sa animation pane. Pwede rin natin siyang i-resize. Parang masyado siyang mahaba. So, ganyan ang kalalabas naman. Tapos, gusto rin natin sabay silang mag-a-animate. Kaya, i-click natin yung start with previews. Check natin. Okay, so mas mabilis pa rin yung kamay, kaya i-edit natin siya. Sa animation pane, click nyo yung drop down arrow.
Select Effect Options. 0 second ulit natin itong Smooth Start at itong Smooth End. Tapos, gawin natin Very Slow. Play on. So, mas nauuna na yung text. Kaya ang gawin natin, babaan pa natin yung duration. Gawin natin mas mabilis. Gawin natin 4 seconds. Play. Okay, it's okay na. Tapos, lagyan na rin natin siya ng exit animation. So, add animation. Kasi napapalitan siya dyan sa select natin yung layout. Tapos start after previews. So yun yung dalawang paraan para gawin ang handwriting animation text effect. Page curl and fill text. Okay. So, ito namang page curl and fill text, magagamit nyo naman ito sa pag-create ng book para sa mga mahilig mag-storytelling. Okay. So, paano natin siya gagawin? So, lagay muna tayo ng isang slides dito para dito natin ilalagay yung aklat. So, syempre, kailangan nyo ng book. Pwede kayong gumawa, mag-customize ng sarili nyo. Or, pwede naman kayong mag-insert na lang ng picture. Insert picture from device or from online. So, sa akin online kasi wala naman akong picture ng book. Sanap tayo ng book na walang laman. Plain book. Yan. Tapos, pili na lang kayo sa mga nandito. Piliin natin yung, yan, nakaharap. Ayan. Pag meron na kayong nakita, so, pag nandiyan na siya sa slide, i-resize nyo na lang. I-resize na lang hanggang makover ang buong slide. Ayan. So, pag tinignan mo yan, cover nyo na yung isang aklat, diba? Okay. Duplicate natin siya para meron tayong iba pang page. So, click nyo yung Control D. Kasi kapag enter lang, hindi makakopy yung picture. Control D. Yan. Then, maglagay na tayo ng content. So, ang balak ko lang kasi magpakita ng mga picture ng anyong lupa. So, insert. Siyempre, yung title. So, insert natin yung title. Mga anyong lupa. Resize. Font size para mabago ang size ng text. Ayan. Pag gusto mo pang maging bolder, bolder yan, mas makapal. Click bold. Ayan. And then, oops, nasa slide 4 siya. So, anong gagawin natin para mapunta siya sa slide 2? So, idadrag lang natin yan. There. Nasa slide na siya. Okay. Maglagay na tayo ng picture ng mga anyong lupa. So, kuha lang tayo ng picture. Sa akin, sa online na lang din. Anyong lupa. So, kailangan natin ng apat.
na picture. Yan. 1, 2, 3, 4. Tama na yan. Sample lang naman. Okay. So, pag nandiyan ay picture, resize na lang natin. Resize the picture. Depende po sa inyo kung gaano kalaki yung picture. Yan. Resize and arrange. Tapos, syempre, yung dalawang sobra sa slide 4 na yan. So, press control key. Tapos, click nyo lang yung image na kukunin natin. Control X to cut. And then, punta na tayo sa slide 4. Control V para sa face. Then, arrange na. Arrange and resize na yung picture. Ayan. Pag okay na, tagalin na natin to. Ayan. Pag okay na, lagyan na natin siya ng transition. So, ang gagamitin natin para mag-flip o mag-curl, lumipat ang page, ay yung page curl. So, sa transition, hanapin po ninyo si page curl. Ayan, page curl. Diba? Ngayon, gusto nyo, syempre, lahat dapat, naka-page curl. So, ang gagawin nyo na lang, i-click na lang si apply to all. So, kung mapapansin ninyo, may star-star na yan, Ibig sabihin, nandiyan na yung transition. Meron na siyang transition. Okay. So, pag ipi-play natin siya, slideshow from the beginning, page curl and text, eto na, mga anyong lupa. Yan yung mga anyong lupa natin. Diba? Okay. So, meron na tayong book. Ngayon, ano naman itong fill text? Paano naman natin gagamitin? So, pag nag-i-storytelling kayo, so, magagamit nyo siya na para siyang, para rin siyang wipe animation. Itong wipe from left, diba ganyan? So, si fill color naman, may kulay. So, halimbawa ito, lagyan natin ng text, Bulkan. Bulkang Mayon. Bulkan. Tapos, bibigyan nyo ng kahulugan. Ito ay anyong lupa na naglalabas ng lava. Charet. Okay. So, paano natin lalagyan ng fill text? Okay. So, click nyo lang yan. Yan, text. And then, animation. Then, hanapin nyo si brush color. So, parang nagbabasa na kayo nun. Diba? Sa animation nyo, pwede nyo gamitin yun. Pwede nyo palitan ng kulay. Pwede nyo gawing yellow, violet, blue, green, yellow na lang. Ito na lang. Ay, hindi nakikita. Red. Okay. Kung medyo nabibilisan kayo sa kanyang galaw, pwede nyong i-bagalan si duration, yung duration niya. So, dagdagan natin yan para medyo mabagal-bagal. So, click.
O, vulkan. Ito ay yung lupa na naglalabas ng lava. Okay. Ganyan. So, ganyan maglagay ng animation, color fill. So, ito din. Habang binabasa nyo, gusto nyo, habang binabasa nyo yung text, nagbabago yung kulay. Tapos, palitan nyo na lang kung gano'ng kabilis yung gusto nyo pagbasa sa kanya. So, 3. Mangan yung lupa. O, diba? Yan ang gamit ng page curl at fill text. So, meron na tayo book. Mga anyong lupa. Ang iba't ibang uri ng anyong lupa ay ang mga nasa larawan. Yan. Ang burol, ang bulkan, ito ay anyong lupa na naglalabas ng lava. Yan. Ayan po ang page curl at ang fill text. Animated slides. Yan. So, paano tayo mag-a-animate ng slides? So, ang ginamit po natin dyan ay isang slide lang. So, paano po natin yan gagawin? Okay. So, mag-insert ka lang po ng syempre, pumili ka rin ng background mo. Yan, halimbawa, itong black. Yan. Tapos, mag-insert tayo ng shape. Mag-insert ka ng shape kung saan mo ilalagay yung content mo. Ito na lang. Liitan natin siya ng konti para makita natin. Kasi iuurong natin yung shape. Mamaya itatago natin siya eh. Yan. So, meron ka na isang shape. Para makagawa ka ng isang shape na kasing laki rin niya at katulad ng katulad niya, Ctrl D. Tapos, palitan na lang natin ng kulay. Okay, yan. So, paano siya mag-move? Paano siya gagalaw? So, ito, ang animated slide, ginagamitan po siya ng line animation. So, lagyan natin ng line animation yung shape natin. Select na lang natin silang pareho. Okay. Yan. So, itago natin yung ibang part niya para hindi makita. Tapos, click the shape, tapos lagyan natin ng line animation. So, ito yung line animation. Motion path. Yan. Okay. So, nakita nyo, nag-move siya pababa. So, palitan natin siya ng effect papunta sa left. Papunta sa right. Ayun. So, makikita ninyo, mapapansin ninyo, merong arrow. So, ibig sabihin, yung pag-move niya hanggang dyan lang. So, gusto mo mag-move siya hanggang dun sa dulo. Yan. So, iurong mo lang yung arrow. So, kung titignan ninyo, okay, nag-move na po yung shape natin hanggang doon. So, pwede nyo na siyang lagyan ng content. Diba? Yung isa naman lagyan natin ng motion path. Effect option to right. Okay. So, habaan din natin ng dugtungan din natin yung layo ng mararating niya. So, mga hanggang dito.
Yan. Okay. Next. Yan. So, pwede nyo na pong lagyan ng content ang inyong slides. So, meron na kayong tatlong, pwede na kayong maglagay ng tatlong, para na kayong merong tatlong pages sa isang slide. So, pwede na kayong maglagay dyan ng content. Halimbawa, ilagay natin dyan yung mga anyong lupa ulit. Hindi, kopyahin na lang natin dito. Mga anyong lupa at anyong tubig. Mga anyong lupa at anyong tubig. Yan. Ba? So, meron na kayong topic. Ang topic natin ay mga anyong lupa at anyong tubig. Tapos, ipapakita nyo na yung laman. So, dito muna tayo. Alisin muna natin siya dyan para malagyan natin ng laman. Okay, kopyahin na lang natin yung nandito para hindi ako mahirapan. Copy. Yan. Tapos yung isa. Kopyahin na lang din natin yung laman. Copy. Then, i-paste natin dito. Yan. So, meron na kayong mga content dito sa isang slide. Saka dito sa pangalawa. So, lalagyan nyo na lang ng label. Okay. Lagyan natin ng label. Shape. Lagyan natin ng label. Anong gusto nyong label? Ito na lang. Okay. Yan. Pahin natin ang kulay. Ito ay mga anyong lupa. Anyong lupa. Yan. Copy paste. Lagay naman natin dito sa kabila. Anyong tubig. Anyong tubig. Palitan natin ang kulay para hindi sila magkapareho. Oops. Yan. Ngayon, kung mapapansin nyo sa animation, hindi sumasama yung tag. So, ang gagawin natin? So, kailangan nyo mag-group. I-group nyo yung picture as one. Okay. Then, Control G. Yan. Ganun din sa kabila. Click nyo sila. And then, Control G. Gawin nyo silang group. Ibalik nyo na to sa dati. Pwede na siguro ganyan. Okay. Then, tignan na natin kung ano ang kinalabasan ng ating animation. Slideshow. Okay, from the beginning. Wait.
nawala ang ating animation. Ilagyan natin ulit siya ng animation. Nawala eh. Okay, motion path. Bakit nawala ang ating motion path? Kaya pala hindi gumagalaw ang ating mga to the right. Ito din. Lagyan natin ng motion path. To the right. Ayan. Okay. So, pwede na natin siyang i-edit. So, ito aabot siya hanggang dito. Ito namang isa. Nasaan na? Ayun. Aabot din siya hanggang dito. Okay. So, balik na natin siya sa dati. Itignan nga natin. Okay, mga anyong lupa. Oo. Pagpalitin natin ang animation. Mga anyong lupa, mga anyong tubig. Ayan. So, ganyan po gumawa ng animated slides. Okay. Recording slideshow and screen recording sa PowerPoint. So, paano tayo magre-record ng slide at saka mag-i-screen recording sa PowerPoint? So, dito sa recording tab sa taas, sorry. So, dito sa recording, nandyan lahat, nandyan yung record slideshow saka si screen recording. So, umpisahan natin ito kay screen recording. So, click screen recording. Yan. So, lalabas itong box na to. May record pointer, audio, select area, yung timer, saka syempre yung record. Kung naka-red, ibig sabihin hindi pa nagre-record. Pag nag-start ka na nag-record, under na yung oras, tas iba na yung itsura naman ito. Hindi na siya red na bilog. Okay, so mag-select tayo ng area. So yun yung maganda sa screen recording. Pwede mong i-select lang yung area na gusto mong kasama sa recording. Yan. So, yan lang kasi hindi ako mag-presentation eh. So, halimbawa, bisan na natin mag-record. Click mo lang yung record, then mag-start na yan. Okay. So, mga anyong lupa. Kapatagan. Maraming kapatagan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Luzon. Ito ang uri ng lupa na walang pagtaas at pagbaba. Patag ang lupain na ito at malawak. Mainam itong tamnan ng iba't ibang pananim katulad ng gulay dahil madali itong linangin. Okay, so pagtapos na ang inyong screen recording, para mag-end na yung screen recording nyo, press Windows Shift and Q. Yan. So, yung file na yan, ready na yan to save. So, i-check nyo na lang kung okay na yung recording. Sa mga anyong lupa, kapatagan, maraming kapatagan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Luzon. Okay. So, kung meron kayong gustong alisin na part, diyan sa inyong screen recording, sa inyong screen recorded na file, na lesson. So, click nyo lang yan, then playback.
Pwede kayong mag-trim. Sorry, pwede kayong mag-trim. Ayan. Trim video. So, pwede nyo tanggalin yung umpisa o kaya dun sa dulo, pwede kayong magbawas. Halimbawa, meron na kayong part dyan na hindi kayo nagsasalita, so tanggalin nyo na lang. So, dito, gusto ko mag-umpisa na ako agad sa mga anyong lupa. Sa mga anyong lupa. Okay. Pag okay na, then save nyo na. Right click. Then save as media. Yan. So screen, save natin siya sa desktop. Screen record. Yan. So makikita nyo yung media file na siya. Yan. Nandito na yun agad. Ito na siya agad eh. Pwede nyo na agad mapanood. Sa mga anong lupa. Kapatagan. So kung mapapansin ninyo, ang nakikita, kung mapapansin ninyo, ang nakikita nyo lang, yung area na sinelect ko. Okay. So ganyan mag screen recording sa PowerPoint. Paano naman mag record ng slideshow. So click record slideshow. Then lalabas yung pop-up na yan. Then start record na. So kung mapapansin nyo, nag-start na yan agad. Mag-record ka na ng slideshow mo. So mga anyong lupa. Halimbawa dito ay ang Kapatagan. Maraming Kapatagan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Luzon. Ito ang uri ng lupa na walang pagtaas at pagbaba. Patagang lupain na ito at malawak. Mainam itong tamna ng iba't ibang pananim katulad ng gulay dahil madali itong linangin. So pagtapos ng tapos na kayong mag-record ng slideshow nyo, escape nyo lang, click nyo lang si escape. Yan. So kung mapapansin ninyo, meron ng voice record dito sa or audio dito sa inyong slides. Ayan o. Pwede nyo pakinggan yan. Yan. So pag ayaw mo, pag hindi mo nagustuhan yung recorded audio mo dito, pwede mo siyang palitan. Pwede mo siya ulit, pwede mo siyang ulitin. Okay, so record slideshow from the current slide, yan, start recording. Mga anyong lupa. Yan, so pakinggan na natin kung nabago. Okay, so ganun din sa pangalawa. Kung gusto nyong ulitin, pwede. Kung gusto nyong bawasan, pwede rin kayong mag-trim ng audio. Okay. Paano naman kung okay na ang iyong record slideshow? Click mo na si export to video. So, i-export mo na yung presentation mo into video. Click export video o pumunta ka sa file. Nandun din si exports. So, export to video. Yan, create video. Pipili ka ng quality ng video na isi-save mo. Siyempre, mas mataas, mas mabigat. So, pinili ko lang si 480, si standard, para medyo mabilis. Then, create video. Yan. So, record slide. Sa desktop, para madaling makita. Yan, kung makikita nyo, nandito yung makikita nyo dito kung tapos nang mag-save ang inyong video o tapos na siyang mag-export. So, antayin nyo matapos yan. Hindi katulad nung sa screen recording, mabilis lang mag-save. Pero, ang maganda naman dito sa record slideshow, pwede mong ulitin by slide yung iyong recording.
Yan. So, hindi ko na ano, tatapusin. Ganyan po mag-save ng record slideshow saka mag-screen recording. Okay.